Kim! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Ano pangalan mo, ilang taon? Na taga Toronto, Canada? 36 years old. Okay, so bakit ka ba napatawag? It's about my boyfriend. Okay. Tapos, ano nangyari? Taga Spain po siya. Taga Spain? But parang, apo, kaso wala po siyang oras sa akin. At hindi niya na ipapakita kung gaano. Napapakita niya naman. Alam ko may mga boys na hindi nila pinapakita kung gaano kanila kamahal. Mm. But yung oras niya lang po yung problema ko sa kanya. Yung oras niya lang? So taga Spain, ikaw Apo. Naman taga Toronto, Canada. So ilang taon na kayo ng jowa Apo. Mo na yan? Pilipino ba yan? 2 months, opo. 2 months pa lang? Opo. Ano yan, Pilipino? Yes. Okay, so anong pinaka-problema mo sa kanya? Parang minsan nag-aaway na lang kami na oras mo, sa oras ko. Ako yung nag-a-adjust as a girl. So hindi siya nagbibigay ng time? Bakit daw ba hindi siya nagbibigay ng time? Ano yung rason niya? Daw. Gaya po nung kahapon, Tita Kim. Oh. Nag-aaway po kami. Alam niya naman, tampuhan. Mm. Like, sabi niya, biglaan may lakad. Pwede naman mag-update, pero uso mag-update, di ba, Miss Kim? Okay, so hindi siya and nag-update na may lakad siya? Hindi po. Minsan, kadalasan sa WhatsApp kami nag-uusap. Tapos, kadalasan sa WhatsApp, hindi sa Messenger. So, mga ilang beses siya nag-update sa isang araw? Tatawag ako sa kanya, Tita Kim. So siya, hindi siya tumatawag siya sa'yo? Hindi po. Hindi siya nag-e-effort na mag-communicate sa'yo, kinakausap ka lang niya kapag tumatawag ka sa kanya, ganon. Opo. Pero sasabi niya, mamaya na. Kasi mamaya na po, maya-maya, wala na rin. Bakit daw laging maya-maya? Kasi may ginagawa siya sa kanila. So ano bang trabaho? Presidente ba yan ng Spain? Anong trabaho niya? Nag-aalaga po siya ng bata sa bahay. May pinapaalaga sa kanya. Okay, may pinapaalaga sa kanya. Opo. O tapos, naiinis ka kasi hindi siya nagko-communicate back to you. Opo. Okay. Opo. Baka may iba na siya. Ay, wala naman. Wala naman? Talagang hindi lang kayo nagko-communicate sa isa't isa. Opo. Okay, so ngayon, anong gusto mo itanong sa akin? Ganun po ba ang mga lalaki? Ganun po ba mga lalaki? Hindi sila showy talaga sa pagmamahal. Ganun ba talaga ang mga lalaki? Hindi ba talaga sila showy sa pagmamahal? Yes. Diba? Okay. Alam mo, pag kayo papasok sa isang relationship, you need to know the differences ng isang lalaki at isang babae kasi marami talaga. We are totally different sa mga lalaki. Parang yung mga lalaki, nakatira sila sa Mars. Alam niyo, ang hirap magkasundo ng lalaki at saka magbabae. Kaya ang hirap magjowa, bes. Kaya nga, bago kayo magre-relasyon, kailangan i-study nyo muna kung ano yung mga differences. Kasi kapag nag-meet yung differences ninyo and you are in a relationship, tapos hindi mo yun naintindihan, lagi kayo mag-aaway. Kasi ipipilit mo yung gusto mo sa kanya, tapos siya ipipilit din niya yung gusto niya sa iyo. Hanggang sa mag-aaway na lang kayo, maghihiwalay na kayo. Diba? So kung tinatanong mo sa akin, ganun ba yung mga lalaki? Hindi ba talaga showy ang mga lalaki? Yes. Most of the time, hindi ko nila lahat na 100% kasi meron din naman talaga mga lalaki na pabebe. Yung parang araw-araw na lang gustong makachat sa'yo. Pero most of the time, mga 99.9%, hindi talaga sila showy, Ate Jo. Yung talagang mahal ka nila, pero iba yung language of love nila. Hindi katulad tayo mga... Opo, iba po siya. O, diba? Tayo mga babae kasi, ang language of love natin is laging caring, laging nag-communicate, laging nag-I love you, laging nag-baby-baby, laging lambing-lambing, sweet-sweet, surprise-surprise. Ganun yung mga languages of love natin. Kaso ang mga lalaki kasi, minsan ang language of love nila is provide.
providing, 'di ba? Gusto nila magtrabaho na magtrabaho yes, para may mai-provide sa pamilya. Eh, pero hindi ibig sabihin na trabaho sila ng trabaho, hindi ka na nila mahal. Because their way of showing love is mag-provide para sa family ninyo kasi mahal nila kayo, or mag-ipon para sa future nyo kasi mahal ka niya. 'Di ba? So, siguro kasi 2 months pa lang kayo, 'di ba? Marami pa kayong pagdadaanan. Apo. So siguro ngayon, Ate Jo, ang pinakagawin mo talaga is intindihin mo yung differences ninyo. Kasi kung ipipilit mo lagi sa isang lalaki na ganito kanya way na dapat na mahalin, lagi kayong mag-aaway. Alam mo 'yon? Minsan kailangan nating intindihin paano ba siya nagpapakita ng kanyang pagmamahal? Baka kasi ito si lalaki na to, parang feeling ko hardworking siya na tao. Baka yung talagang gusto niyang way na pagmamahal is by providing sa pangangailangan ninyo or sa future ninyo. Kaya siya trabaho ng trabaho. At saka yung issue ng communication, sinasabi ko naman dito, pag LDR kayo, talagang kailangan mas mag-effort kayo sa communication. Hindi pwede na LDR kayo tapos pabaya kayo. Hindi pwede. Hindi mag-work talaga yun. Pero you also need to adjust. Kung halimbawa sa isang araw, nag-a-update naman sa'yo, okay na yun. Hindi nyo naman kinakailangan na mag-umaga, tanghali, gabi, midnight, snack. Diba na lagi kayong nagko-communicate? May mga lalaki kasi talaga na ayaw nila na masyadong maraming drama sa buhay. And that's true. And that is enough. Hindi yun mali. Hindi mali yun. Ganun talaga yung mga lalaki. Ayaw na masyadong drama. Tayo naman mga babae, gusto natin mga dramatic tayo, di ba? Gusto natin lagi nag-uusap. Kapag may konting problema, pag-usapan natin to. Pero sa lalaki, wala namang problema. Para talaga tayo taga Mars at saka taga Venus, 'di ba? So kailangan mo lang intindihin. Sabi mo na nga, ikaw na nagsabi, wala naman siyang iba, very faithful naman talaga siya sa iyo. So baka kinakailangan mo lang mag-extend ng patience and intindihin mo yung personality niya para maintindihan ka rin niya, mag-intindihan kayo, mag-adjust kayo sa isa't isa. Hindi yung ipipilit natin yung gusto natin sa kanya. Ano po 'yun? Pag hindi nag-a-love yung isang lalaki, hindi ko ba sabihin hindi kanya mahal? Hindi siya nag-I love you? Never ba siyang nag-I love you sa'yo? Hindi naman po. Nag-I love you. Pero minsan, hindi. Pag nagmamadali na po siya, may lakad, hindi na po siya nag-I love. So, pag hindi ba nag-I love you sa'yo isang lalaki, hindi ka na mahal? Hindi. Hindi ganun yun. Hindi ibig sabihin na hindi nag-I love you sa'yo, ay hindi ka na mahal. Again, as I always say, iba-iba kasi tayo ng languages of love. So, baka ikaw, ang gusto mo lagi is nasasabihan ka ng I love you. Pero yung lalaki naman, pinapakita niya yon sa commitment niya, sa pagiging faithful niya. Kasi meron din naman talaga mga lalaki na hindi ma-I love you, hindi ma-sweet, hindi mabongga, hindi mahilig sa surprises o mga kung ano-anong pakulo. Pero very faithful at very committed. Hindi maghahanap ng iba. Ikaw lang talaga. Meron din naman mga klase ng mga lalaki na ang hilig sa mga pagarbo, may mga pa-sweet pa, may mga pa-surprise pa, pero hindi naman pala loyal. Diba? Ano pipiliin mo? Ay, piliin mo na lang yung committed sa'yo, diba? Kahit hindi masyadong sweet. Ganun talaga, kahit kami si Jaren, hindi naman si Jaren mahilig magsabi ng I love you, di nga yung nagsasabi ng I love you lagi. Diba? Oo, alam mo ba, Mars? Nagchikahan pa. Hindi siya lagi nagsasabi ng I love you, very, very seldom. Pero hindi ibig sabihin nun is hindi niya na ako mahal. Kasi naman. Iba yung language of love nila. Ako na lang yung nagsasabi, sabihin mo I love you. Ganon, parang I love you. Sabihin mo I love you too. Minsan ginaganon ko na lang para sabihin niya lang talaga na I love you. Pero ramdam ko kasi from the inside na mahal niya ako. Hindi ibig sabihin na hindi nagsasabi ng I love you sa yung isang tao is hindi ka na niya mahal. Again, baka pinapakita niya yun sa loyalty niya at saka sa commitment niya. Kaya girl, magpasalamat ka na lang na loyal yung jowa mo kaysa naman I love you ng I love you umaga, tanghali, gabi, yung bala, ang daming ka-chat. Very loyal naman po si baby. Diba? Very loyal po siya. Yes, at yan ang unang hahanapin mo, yung loyal. Nagtataka kasi, lang. Nag-ano lang po ako, Tita Kim, kasi minsan nag-aaway kami. Nasabi, mahal kita, alam mo naman yun. Oo, mahal kita. Alam mo, sabi ko dyan, I just worry lang naman po, baka it's obvious na po na mahal ko si baby. Okay, pero
And minsan kasi nag-aaway talaga kami. Away minsan, tapos mamay okay na rin po. Oo, be more so, understanding na lang, Joe. Oo, be more understanding. He's not the kind of person na katulad mo. Baby, malayo yung personality ninyo sa isa't isa. Pero ano po kasi kami, magkalayo yung edad namin. Oh. 36 ako, siya 23. Oh, 'di ba? So malayo pa yung edad ninyo, ang layo niyo pa sa isa't isa. So talagang kinakailangan mo mag-extend ng patience. Kung ako sa iyo, Jo, magpasalamat ka na lang kasi loyal 'yan. Kasi talagang hirap na hanapin ng mga loyal na tao. Pero piliin mo na lang yung loyal na hindi nag-I love you kaysa I love you ng I love you araw-araw tapos ang dami namang kumikirengkeng. 'Di ba? Ay nako, mahirap na 'yan. Yes. So mas mahalin mo siya. Alam mo itong gawin mo, Jo, mahalin mo siya sa kung sino siya. Kung ano yung personality niya. Kung hindi, kung ayaw niya nang masyadong nagko-communicate, ayaw niya nang masyadong nag-update, ayaw na masyadong nag-I love you, ikaw na lang ang mag-adjust. Kasi siya nag-a-adjust din naman siya sa'yo eh. Diba? Nag-a-adjust din siya sa... ikaw nag-a-adjust ka sa kanya, pero alam mo ba siya may problema rin sa'yo? Nag-a-adjust din siya. So mag-adjust kayo sa isa't isa. Para magtagal ang relasyon ninyo. Kasi kung lagi niyong iti-trigger yung mga mali, hindi talaga kayo maglalast. But look at the beauty in your differences. Kapag nakita mo yung beauty in your differences, you will start to appreciate your relationship. And therefore, your relationship will grow and will be stronger than ever. At magkakaroon kayo ng forever. Ganon! Sana nga po. Yeah! So, basta huwag ka lang mag-overthink. Okay? Yes. Alright, maraming salamat, Jo, mula sa Toronto. Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.